Pagdating sa mga sports bike ay isa ito sa mga kategorya ng motor na kinagugustuhan ng mga marami dahil sa kanyang sports riding position at hindi lang yan dahil rin sa kanyang performance. At ngayon ating ikukumpara ang Yamaha R6 versus Kawasaki Ninja ZX6R. Pag-usapan natin ang kanilang specs and features sa motor na ito. Pero bago ang lahat, pa-subscribe muna sa aking YouTube channel at pa-click na rin sa notification bell para maging updated ka sa mga susunod natin. Alright, so let's go! Yamaha R6 versus Kawasaki Ninja ZX6R. Ang mga motor na ito ay pareho itong mga malalakas at meron itong napaka-sporty na design. Meron itong sporty na riding positions. Pero pag-usapan natin ang kanilang mga engine and performance. Sa Yamaha R6 ay meron itong 599 cubic centimeter. Samantalang ang ZX6R ay meron itong 636cc. So mas lamang dito ang ZX6R. Pagdating sa maximum power, ang Yamaha R6 ay kayang maglabas ng 118.4 horsepower at 14,500 RPM. Ang ZX6R ay kaya rin maglabas na 130 horsepower at 13,500 RPM. So makikita natin mas lamang dito ang ZX6R. Pagdating sa kanyang maximum torque, ang R6 ay kayang maglabas ng 61.7 Nm at 10,500 RPM. Samantala ang ZX6R ay kayang maglabas ng maximum torque of 70.8 Nm at 11,000 RPM. So lamang pa rin dito ang ZX6R. Pagdating sa kanilang cylinders ay pareho itong merong 4 na cylinder at pareho rin silang merong 6-speed gearbox. Naka-liquid cooled din ito at kanyang fuel supply ay naka-fuel injected. Nilang mga brakes and suspension, ang R6 is sa harap na brake ay naka-dual brakes na merong 320mm disc. Samantala ang ZX6R ay merong dual brakes na 310mm. So mas makapit ang Yamaha R6 dahil mas malaki is mas makapit yung brakes. Sa rear brake naman ang Yamaha R6 merong itong 220mm single disc sa likod. Samantalang ang ZX6R ay merong 220 single disc. So pareho sila ng brakes sa likod. Pareha din ito naka-equip ng dual channel ABS ang Yamaha R6 at ZX6R. Pagdating sa mga suspension na sa motor na ito, ang R6 is meron itong front suspension na 43mm USD telescopic fork. Ang ZX6R ay merong 41mm USD telescopic fork. So mas mahaba ang R6. Sa likod naman ay pareho silang naka-adjustable monoshock. Pagdating sa tires and frames, ang R6 ay merong front tire na 120/70R17 at sa likod is meron itong 120/55x17 at gumamit din ito ng aluminum delta box. Ang ZX6R ay merong harap na gulong na 120/70R17 at likod na 180/55R17 at gumagamit ito ng frame na twin spar cast aluminum. Pagdating sa kanyang height, R6 ay meron itong 1,150mm, ang ZX6R ay meron itong 1,100mm. So mas mataas ang R6. Pagdating sa kanyang seat height is meron itong 850mm, ang ZX6R ay meron itong 830mm. So mas mababa ang ZX6R. Pagdating sa ground clearance ay meron pareho silang naka 130mm. Pagdating sa kanyang timbang, R6 ay merong 190kg samantalang ang ZX6R ay merong 196kg. So mas mabigat ang ZX6R kumpara sa Yamaha R6. Pagdating sa fuel tank capacity ay pareho silang naka 17 liters fuel capacity. Pagdating sa presyuhan ng mga motor na ito ay tiyak na magkakalayo sila dahil ang Yamaha ZX6R ay merong SRP na 695,000 versus sa Yamaha R6 ay merong 749,000. So mas mahal ang Yamaha R6 kumpara sa Kawasaki ZX. Mas lamang ng 51,000 ang Yamaha R6 kumpara sa Kawasaki ZX6R. So ano bang mas pipiliin mo? Dahil depende naman yan sa gusto mo, dahil depende yan sa specs and features na hinahanap mo at depende sa budget mo. So kung mas alanganin ka sa budget mo, ay doon ka na sa
Kawasaki Zx6R na hindi naman sila nagkakalayo ng performance at yung mga advanced features nila. So yun naman guys, maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe.